Ilan na kabuk imong na tigom? Akin? Ako? Gusto nyo bang malaman mo? Ilan na? Sige. Ito. Pakita ko sa inyo. Ay, bisyo. Jay, oh, bago. Matagal ko na tong iniupunan. Mayroon akong negosyong napapatakbo nito. Nagpapatakbo ako ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapautang ng smartphone. Lalo na sa mga kasama ko sa trabaho, wala silang smartphone, kaya ayun, ako na ang nagwan sa kanila, naghandle ng magkaroon sila ng smartphone, no? Legit, hindi scam. So ayun, so ngayon meron akong iPhone ngayon na happy na din. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayo ngayon 6,700 na naipon. So, ayun, ito lang ang ating kan ngayon, pundo. Kaya maghintay na lang tayo. Unsay naka inspire nimo nga nang nakabuhat ka nang negosyo? Actually, sinimulan ko talaga to nang ganang mahirap na para ano. Mayroon pa akong pinagdaanan na mahirap na hindi ko talaga makuha, no, matiis, lalo na yung pagtatrabaho ko na noon, nag-i-street ako noon para lang makabuo ako ng puhunan, no. So ngayon, hindi na ako nag-i-street, kaya yung mga napuhunan ko ngayon na nagpapawala ko ng cellphone, nagpapautang ako. Utang means mayroon talaga yung interest. So, yun, nagbabayad naman sila, kaya yun, yung binabayad nila, yun lang din ang binibili ko. Yun, pag binibili ako, mag-i-interest na naman ako kasi utang. So, ayun, mag-i-interest naman ako. Ilang linggo lang na 2 linggo, makakaipon na naman ako, pangbili na naman. Yun lang ginagawa ko, no, sa yung pinagpawisan ko na nag-i-street ako nung ilang buwan yun. Mga 5 buwan yun ako nag-i-street. So ngayon, wala na, hindi na ako nag-i-street, kaya kasi napakahirap talaga na medyo kanang kailangan talaga nung pinagtiisan ko talaga yun, kaya ngayon hindi na ako nag-i-street. So ayun, ito na yung one ko, no, pinag-one-koan na lang ko yung tira ko. Anong tawag niyan? Pinag-ipon at pinag-kuan lang. Tuyok lang, anong tawag niyan? Iniikot ko lang yung sildo ko. Siyempre, so, pinag-kuan ko na lang yun, yung sildo ko sa pagtatrabaho ko. Kuan na lang ko yun, tulong yun sa pamilya ko. Bigay ko sa nanay ko. Bili ng bigas, ano ba yan? Bayad ng kurente, tubig. Pero yung kuan ko, negosyo ko na CP, smartphone. Kinuan ko lang talaga yun, kanang pinag-iikot ko lang kung ano ang nagpapautang ako, mayroon interest. Ilang lang nagpapautang ko. Example, mayroon ako napautang 15 yung pinapautang ko. Sa isang linggo, mag-guan ako sa kanila ng kanilang bayad.
300 per week. Ano? Nine, merong nakapagsabi sa iyo na bibili ka raw ng motor. Oh, ito yung one ko kanang simula ko para yun talaga yung purpose ko nito. Para madali ko makuha yung motor kaysa yung ano yung mga sahod mo sa pagtatrabaho pinag ipundo mo lang sa kanang ano yan pinag-iipon mo lang hindi yun tumataas. Kwan pa yun bumababa pa yun kasi kapag hindi umiipon ka lang lalo na pag sahod mo iniipon mo lang yung sahod mo hindi mo ginawa ng paraan iniipon mo lang yung sahod mo hindi talaga ka makapag ginansya maka-increase kasi iniipon mo lang eh lalong bumaba pa kasi may kailangan nyo yung kwan walang bigas o makukunan yung iniipon mo so yung example may 20,000 ka na nalaipon 20,000 ka may meron kang 20,000 na naipon na walang bigas sa bahay so kukuha ka doon sa iniipon mo lalo bumaba yung kwan mo kaya ako ginawan ko na lang yung paraan pinuhunan ko yung mga na street ko napupuhunan ako doon yung in-street ko yung pira ko hindi ako nagsihinayang no sa isang linggo magkuhan ako magsasahod ako ng dalawang libo magsasahod ako ng 2,000 kuhan ko yan agad noon dati pa pinagkuhan ko na yan pinuhunan ko na yan para makabili ng cellphone at ipapautam ko hanggang ngayon mayroon akong 15 na taon na napapautang sa halagang bawat sa isa kanila halagang 9,600 pesos. So yun lang ang kanangkuhan ko. Napapautang ko sa kanila, yun 906,000 bawat isa sa 15 pesos. So sumahin mo magkano? Anong masasabi mo sa mga tao na magapera, magaganyan, magaya sa iyo. Para sa inyo, huwag kayong magpadalos-dalos, lalo na yung mga gastos. Huwag kayong magdalos-gastos, prosildom. Magkuhan ng mga kaibigan, magtatagay ng sildo. Dapat gawin nyo ng kanang, magkaroon kayo ng kwan talaga, mindset. Mindset talaga yung importante. Mayroon kang mindset, paano mo yan? Unahin mo muna yung kwan mo, pangarap mo, unahin mo muna yung pangarap mo na kanang mga plano mo tsaka mo kanang tsaka ka magkuhan magpapakuhan ka kanang magpapahayahay ayun kanang magsahod mo magpapahayahay ka kasi bibili ka ng kuhan lalo na mag kanang kunti magkuhan kayo shot kayo ng kunti kaya ikuhan mo na lang yan kanang simple mam, kuhan na lang yan kanang kuhan na lang yan buhon kasi ang importante kanang meron kang malalagyan sa mga kuhan mo pangarap mo lang pag pinagpapawisan mo lalo na yung trabaho mo sinasahod mo hindi lang maubos sa kanang walang kwintang mga bagay lalo na ito lalo na yung mag kanang kaibigan no, na magsashot no, so unahin mo na talaga yung kwan mo na makita mo na may ibabalik talaga sa iyo wag mong kwan unahin yung kwan mo so unahin mo talaga yung kwan anong makakatulong lalo na sa pamilya mo meron akong tanong sa iyo na mga ilang taon ba na mabili mo yung pangarap mo na magkamotor? Sa ngayon, hindi pa ako. Pero may kwan ako dyan. May kwan talaga ako. Kanang contract. Kung sa kwan pa, kontrata talaga ako na magdadalawang taon muna ako dito sa pagtrabaho. Kwan ko yan. Pagpapawisan ko talaga yan. Tsatsagain ko talaga. Magdadalawang taon ako dyan. Pag magdalawang taon ako, magkaroon ako ng mga negosyo, magkaipon ako ng pera, kuhan ako dyan, mag-uundang. Anong tawag sa undang? Tagalog. Titigil ako mag-re-retire ako dyan at saka pag mayroon akong mapuhunan ng mga mag-negosyo ako. Negosyo talaga ngayon, lalo na yung lupa, no? Importante talaga magkaroon ng lupa para ma-negosyo mo kasi ang lupa, wala talagang makakapigil.
si kwan yan, source yan ng negosyo. May plano karong ipaprank mo yung pamilya mo na hindi nila alam na bumili ka ng motor. Gagawin ko yan pagkaan may garon magkaipon ako ng kwan pamilya ng motor. Paprank ko sila. So abangan nyo yan. Baka next month, next year. From now, 2 months, 3 months from now. Meron ako dyan. So abangan nyo. Unsay po makuhan sa akong channel to, please subscribe to. Don't forget to subscribe YouTube channel GMB Vlogger and also my channel Anakads Brother. Please subscribe. Don't forget to click the notification bell. And also my MB Edition Entertainment. May vlog ako, may bukan ako dyan, channel ako dyan, pero papalitan ko yan ng G&G Vlogger Entertainment kasi papalitan ko yung content, hindi na yung music video kasi copyright yun eh. Kaya ayun, kapalitan ko yun ng GNB Vlogger na gawa talaga ng mga sarili namin vlog kung paano kami paano kami nagtiis at nangarap. Anong masasabi mo sa last vlog na to? Ang masasabi ko lang sa vlog na to, sana kanang pagpalain ka lang Panginoon at mabuti ang ginagawa mo. Ang pag-vlog mahirap yan, kaya deserve sa'yo na mag-subscribe yung mga tao sa iyo kasi ang hirap talaga mag-video, lalo na yung mag-edit, mag-post, para yan na yung trabaho eh. Pero well, hindi lang nag-relate yung iba kasi siguro yung YouTube hindi nag-relate kasi copyright, may copyright na music. Pero hayaan mo, baka balang araw turuan ka rin ng kuan anong gagawin mo sa pagbablog. Kaya ngayon eh, CMB Vlogger, pagsibagan mo na lang yan, tuloy mo lang yan. Pero ang isasabi ko lang sa iyo, kailangan mo palitan yung mga content mo. Hindi ka magsasagol, hindi ka mag mimix ng mga song na kuhan ka pire para ma-monetize yung channel mo. Thanks for watching. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maraming to, salamat to. To Anakads Brother and JB Vlogger. 1, 2, 3, 4, yan. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 6,000. Meron na ako 6,000 ngayon. 6,000. Ang kamag ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron na tayong 6,840 plus magbabayad sa akin si Jurin bukas ng 1,340. So ayun, kwan lang natin, i-convert natin ng meron na tayong 8,000 bukas. Abangan nyo ang susunod ng mga pangyayari namin sa aming vlog. Ito lang ang aming masasabi. Vlog kami dito. Sabay lang kami mag-vlogger. Vlogger lang kami hanggang dulo. Kung walang mag-watch sa amin, bahala na kayo. Basta yung YouTube lang bahala sa amin ng mga kami. Kaya kayo, mga basher namin, wala kaming pakialam sa inyo. Ang importante yung pangarap namin matutupad. Ay, hindi ka lang kami ang maharap. Sadyang ito lang talaga ang kan namin kaligihan at hiling lang talaga namin video. Hindi kami nag ano yan, kan gusto namin maging magpasikat. Mayaman, magpasikat. Hindi. Gusto lang namin ng mag-YouTube kasi gusto namin ng magkaroon ng memories. Maraming memories sa aming pagkabata kasi alam naman natin ngayon tayo ay tumatanda. Ano yan? Meron na yung tanong mo pa kasi gusto kong kan ka kanang gusto kong bigyan kita ng sagot. Sagutin kita. Sabihin mo pa ako. So, anong paraan na nakabili ka ng Vivo phone mo noong nag-aral ka pa? Anong actually, gusto ko na talagang mayroon na talaga akong business mindset, no? Meron na akong mindset. Dati pa, meron na akong mindset noon, mga business, ano ba yan, gusto ko lang ganang, pero kulang talaga ng puhunan, yan talaga ang pinaka-problema sa lahat ng business, wala kang puhunan. Pero yung mga plano mo, ikaw na tao na may business mindset ka, alam mo na yung gagawin, pero wala ka talagang anang kunan ng ano yan, pagsimulan mo. Sabi nila nung grade 12 ka pa,
nagbibinta ka daw ng manskin. Ah, syempre. Noong grade 12 ba ako? Grade 11 pa lang, nagbibinta na ako. Alam mo ba kung sino nag-venture sa akin? Si Giselle Miguelina. Binibigyan niya ako ng manskin. Ibibinta ko daw sa akoan. Sa mga room to room. Kaya ng mga high school. Ibibinta ko daw sa kanila. May elementary. High school. Dati pa lang, sasabihin ko sa iyo ng istorya, no? Ang ano talaga yung kuhan sa akin. Pinagsimula ko ng, magkaroon ako ng business, no? So, ayun. Simula pa lang, binigyan ako ni Giselle May ng isang tupperware, no, na may laman na manskin. Ilan yun? Kalain ko, parang kuhan, 220 pieces, no? 200 sobra pa, 200 sobra pieces ng manskin, no? Pinabinta niya sa akin. Kaya yun, no, nagsimula kami ng simula ng araw noon, nagsimula kami kasama ko si kaibigan ko, no, my best friends take together, no, Jasser Villarta. Ito yung kan, yung nag-interview sa akin, siya yun, ang kasama ko. Magbibinta kami ng manskin. Nagbibinta kami doon sa kuan. High school muna. Dati, high school eh, medyo madalaga na sila eh, kaya nahiya. Nahiya akong kumasok sa room nila na, hello, manskin. Nahiya ako kasi mga madalaga eh, mayroon ng mga magaganda na eh, nakakakuan sa amin. Kanang, parang nahiya kami na pumasok kasi karaya namin na para kami kanang kuan doon. Ano, nagpapakapal lang kami ng mukha kasi pag pumasok kami doon, ang daming magaganda kaya nakakras agad kami kaya ayun, hindi kami magkapagsalita ng maayos. Nakapag-deliver ng aming salita na manskin kayo. Kasi ayun, nahiya kasi mayroon mga lalo na yung mga babae kasi babae. Yun talaga nga, hindi kami magkapag-concentrate ng mga business namin. So ayun, ano pa? Yun, doon. Kamapos doon, hindi kami nahaalinan ng high school kasi nahiya kami magbinta doon ng manskin. Kaya doon sa elementary. Kadang nag-try kami na pumunta ng elementary. So yun, may high school dito, campus ng high school sa campus ng elementary. Doon kami, pumasok kami ng elementary. Pagka punta namin doon, recess time, you know, alas 9:45. Doon talaga yun, straight to the point. Nung doon nga may nagbinta ng manskin. Pag labas ng mga bata, yun, dinugukan yung kami, dinugukan kami. Manskin, dinugukan kami. Maraming mga bata, ito, kuya, pabili, lima lang, tatlo lang akin, kuya. Hindi na namin maalala yung mga pinigay nilang pira, ilan yun. Kaya naguguluhan na kami, ayun, masaya lang. Pero masaya kami kasi, kanang binilan kami na ubos yung binta namin. Kahit na kanang may sukle na nabigay siguro namin na sobra kasi mandaming mga kuan eh, bumili eh, mga halos mga elementary bumili sa amin. Bahala na si Lord doon. Bahala na si Lord doon na siguro may bumili yon ng 5 ang pira nila. Tatlo yung binili nila tapos sinuklian namin ng 4 pesos. 5 lang pira nila, tapos 3 pala yung kinuha nila. Yeah, sinuklian namin yung 4 pesos, akala namin isa lang kinuha nila. Ayun, i-scam kami doon ng mga bata, kasi ang dami nila. Ang dami nang kuya, ito, 3 lang. Apa, ano, naguguluhan na ang mga masuklian ko. Ako kasi yung naghahawid ng kuan, humawak ng tapirwer ng manskin. So, ang nagsusuklian doon si Jasser Villarta. So ayun, ubos yung kuan na binta namin. Pagdating namin ng pagkatapos ng recess, bumalik kami sa eskwelahan at nagkuhan kami. Nag-remit kami kay Giselle kasi sa kanya yun eh. Siya yung leader namin sa entrepreneurship. Leader siya namin. Leader namin si Giselle sa entrepreneurship. Yun, binigay namin kuhan. Tapos binigyan, so, kan, kasi kan, sabi naman niya, bigyan niya kami ng ganding pala sa pagkuhan namin. Pagbinta namin niya, binigyan niya kami ng 20 pesos. So ayun, yung 20 pesos, siguro nang malaki na yun sa akin noon kasi ako nga, nagbabaon lang ako ng 5 piso. Niya yung 20 pesos.
20 pesos yung kuan kanang binigay ni Sir Remy sa akin. So masaya na makabili ka na doon ng kuan ilang ilang pagkain. Bili ka na doon ng siupaw, mangga doon sa kantin. Chicharon. So malaki na yun ang 20 pesos sa amin sa akin noon. Kuan yun kanang mga halos dalawang linggo yun kami nagbinibigyan ni Sir Remy ng bintano na manskin na. Naubos naman dahil sa elementarya ng mga bata. Naubos naman yung mga manskin namin na 200 lang na kwan. So ayun. Pero mayroon talaga yung yan talaga ang nagpapakwan sa akin. Yan talaga ang nagpapasimula sa akin kung paano magkaroon ng mindset ng mag-business. Alam niyo ba kung anong nangyari? Alam mo ba anong nangyari? Hindi. So, dalawang linggo kami nagbibinta. Kang Zizilme yun. Zizilme, gumawa kami. Bumibinta lang kami. Kasama ko si Dazer Villarda. Buminta lang kami. So, ayun. Buminta kami. Isang araw. No? Dalawang kan. Sa isang linggo, no? Ayun. Nakakuha na, gigil ako buminta ulit. Gigil na kami na buminta ulit kasi nagpapakuan yun sa amin yun eh. Nagpapa-inspire sa amin yun. Badali lang naubos yung kuha namin, binta. Isang araw, lumapit ako kay Kuan. Silmi, mga kuha niyan, Lunes. Silmi, mayroon ka bang kuhaan dyan? Nang manskin, mayroon ka bang manskin na ipapabibinta mo sa amin. Sabi niya, wala eh, kasi ka nang walang magbunta eh, hindi ako nagagawa kasi busy ako. Yun! Sayang naman kasi ka nang baka naghihintay, baka ka nang kuhan na yun, sayang naman yung kuhan ngayon, anak. Sabi ko sa kanya, sige, bukas, sabi niya naman, sige, bukas na lang, dala ako, magdala ako para ibinta niyo. Kinabukasan ang nangyari, wala na naman kasi kanang wala naman siya, feel naman siya, hindi naman siya nakagawa kasi busy siya, gumagawa siya ng kanyang mga homework at kanang talo na kanang na project namin ng kwan, entrepreneur, nagbibinta kasi ng mga iba't ibang pagkain, gumagawa siya ng kanang quick ibang kwan, mga buko salad niya, gumasay, so lalo nawala na yung manskin, so ayun. Ayan ang ginagawa ko. Tingnan mo na, bisuan mo na yung pira ko. Ito yung pira ko ngayon. Yan yung pira ko. Kanyan. Ikuan mo yan. Iuna mo yan sa video. Ikat mo lang. Ito. Kapag mag-edit ka, ikuan mo lang yan. Iuna. Ito yung nangyari. Tapos magkuan ka dyan. Kana ka dyan. Ayun na. Pumulamapit ako kay Diselme. Sa kuhaan yun, Lunes yun. I'm started of the week. So pagdating ko ng Martes, second week, ay second day, kasi may meron ka pa rin bang kanang manskin, sinasabi niya. Wala, hindi rin ako nagawa, busy. Hanggang naging Merkules, ganun rin yung sinabi niya, Wibis, Bernice, ano nga, hindi na ako nakapagtiis eh, kaya kanang, kaya pagkasusunod na linggo dyan, nagtatanong ako sa kanya, wala pa rin siyang kuhan, hindi na ako nakapag-taste. Kaya nagtanong ako sa kanyang kuhan, anong tawag? Pinsan. Pinsan niya na si kuhan. Anong alam pangalan ng doon? Yes, Joanna. Joanna Caesar. Nagtanong ako kay Joanna Caesar, paano ba gumawa ng manskin? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, simple lang, tatlong kuhan lang. At tatlong recipe lang yan. Bumili ka ng yaho, tatlong kwan, piraso ng buo na yan, at halagang bawat isa, tatlong pack ng yaho, bumili ako na. So, ang halaga dyan, nasa 60 pesos, no? So, bumili ka rin ng kwan, kaubil na kondensada. So, bumili ako ng kaubil na kondensada. Ayun, pagbili ko ng kondensyal na meron pang isa, sabi niya, pagkatapos, sabi ko, pagkatapos, bumili ka ng kuan,
disikitin ko muna. So yun, bumili ako ng doon. Umaga yun, nagtanong ko sa kanya. Paghapon doon, ayun, umuwi ako ng maaga. Hindi na ako pumasok ng last period sa hapon. Umuwi na ako na bumunta ako ng Medina. At doon, bumili ako ng tatlong pack na Yahoo chocolate flavor at saka isang kondensada. Dalawang kondensada yung binili ko. At anim na kuan para dalawang gawaan yun. Isang disigil ko na doon pagdating ko sa kuan. Kasi yung bahay namin ay kanang malayo sa highway crossing. So, ilang kilometro pa kuan. So, doon ako gumawa sa manske ng lula ko, bahay ng lula ko, malapit lang sa karsada. Doon ako nag-kuan. Pagka stress doon, lumabas ako. Pumunta ako ng Medina sa Pilais at bumili ako doon ng kuan, mga ingredient. Uwi ko, alas 4, bumawa ako. Sinimulan kong gumawa, sabi niya, dudugmukin ko doon Yahoo. Sabi ni Cesar, pili na. Dudurugin ko daw yung Yahoo. Dinurug ko, dinurug. Hanggang na durug siya. Pagkatapos ng durug, sakit ng kuan ko, mga kamay ko, no. Pagkatapos ng durugin ko, pinaghalo ko, napakasakit talaga ng halo. Auna sa binuhasan ko muna ng kuan, condense. Pagkuan ko ng condense, ayun, nagkakuan na. Kinukuan ko, sinasagol ko hanggang makuan na siya, mabuo na siya. Hanggang sabi niya next step daw pagkuanan ko, pagbilog-bilogin ko, circle, no, na sinurugin ko ang mga yahaw ko ng kuan. At may nagkuan ako ng gapewer na may desiccated coconut at kinuan ko yung kuan, kanang sineshik-shik ko yung kuan gapewer ng desiccated coconut para yung yahaw na nabilog ko makuan ng makuanan siya ng kuan desiccated coconut. Ayun, pagkatapos doon, yun na. Pagkatapos doon, alas 5, alas 6, alas 8, hanggang abutan ako talaga, sa totoo lang, ang kwan talaga, kanang, ang hirap talaga magkwan, parang mansion kasi ilang oras ka matatapos. Natapos ako ng kwan, nagsimula akong gumawa ng alas 4 ng hapon, alas 5 ng hapon, alas 6, alas 7, alas 8. Natapos ako ng alas 8, no? So, gabi na ako natapos, alas 4. Gabi. Niya, uwi pa ako sa amin. Sa lula ako na gumawa noon, no? Sa lula ko, gumawa ako ng munchkin. So, uwi pa kami sa amin ng gabi, mga alas 8 ng gabi. So, yun, lumalakad lang ako. Naglalakad lang ako, gabi na. Paglakad ko sa unahan. Doon sa unahan, magkuan pa ako, dadaan pa ako ng simeteryo. So, napakatakot. Ako lang ang mag-isa. Umuwi ako sa bahay namin. Ako lang may isa. Simeteryo, dadaan ako. So, hindi pa lang nag-simeteryo. Kinakabahan na ako. Lumalakad ako, pero masaya ako kasi nakatapos ako na ako ng one month skin. Inilagay ko na sa refrigerator ng lula ko doon. So, umuwi na ako, no. Wala. Pag-uwi ko, dadaan na ako ng simenteryo, pero hindi ko, ayun, sa hindi ko talaga yun iniisip. Pagdating ko sa simenteryo, wala nang mga kuan, wala ka ng magagitang ilaw, na kanang ilaw ng mga kanang bahay, mga kapitbahay, ayan, wala na, simenteryo na. So ayun, nakinakabahan ako, parang nang lalamig yung mga kuan ko sa kuan lang, nang lalamig yung mga balahibo ko, no. Baka ayun, baka kuanan ako, nagkuanan advance ng isip ko, baka kanang sa isip ko lang, baka kanang may mga multo yun, may multo na magkuan sa akin doon, anong tagalog ng atang, baka may multo na magkuan sa akin doon sa unahan. Yun yung iniisip ko sa una-una ko, pero hindi ko yan nilagay sa una-una ko, pero ang ginagawa ko doon, naglalakad lang ako naman dun hanggang na kalagpas ako ng simenteryo at nakadating ko ng pultre. Pagdating ko sa pultre, marami na yung kabahayan sa atag. So doon ako, hindi na ako naginagabahan, natatakot. At doon, hanggang nakaabot ako sa bahay, so masaya ako. Kinabukasan, kinabukasan, maaga akong gumising. At pumunta ako ulit sa lula ko. Doon pa rin ang daanan namin sa simenteryo. Dadaan kami ng simenteryo. Pagdating ko sa lula ko, na-ditsuna din ako sa school.
So, pag school, hindi na ako makapaghintay pag paglapit ng recess time. Hindi pa nag-recess time, lumabas na ako una, no. So, nag-guan ako doon, naghintay na ako ng elementary school. Pagdating ko sa elementary school, ayun, sabi ko, once again, recess time na. Once again, yun, maraming mga bata, naubos yung guan ko. Naubos yung manskin ko, kaya nagaginan siya ako doon ng guan. Nakagawa kasi ako ng 240 na manskin. So, nakagiginan siya ako doon ng guan. 140 yung ginan siya ako. Ang puhunan ko doon ay is kuan lang 100 pesos 60 na kuan yaho at 90 60 na yaho plus 30 pesos na kuan kondensada. Ang disikated isang pack yan, pero matagal yan maubos. Siguro mga ilang kuan, mga limang gawaan ng kuan ng skin. Siya na ubos na, yun ang ka-inspire sa akin. Pag ubos ng manskin na bininta ko, yun ang nagka-inspire sa akin. So, naubos na ngayon ng araw lang na ito, naubos. Mayroon akong ginansya na 140. Pagkahapon na naman, pumunta na naman ako sa lula ko kasi bumili ako ng 6 na dalawang gawaan ng manskin. Ginawa ko na naman doon sa lula ko yung pag-uwi ko sa hapon. Kinabukasan din mo, ganyan din ang kuhan ko. Ginawa, alas 8 na rin ako umuwi sa amin. Doon sa amin. Ganun pa rin ang kuhan ko. Kanang ginawa ko sa pagkabukas. Bininta ko na naman yung ginawa ko doon. Nag-ubos na naman, nabinta ko lahat. Kasi recess. Kung hindi pa maubos sa recess, mayroon pa naman kuhan. Tanghalian. Doon ang bumin. Nagkuhan ako ulit ng tanghalian pag mayroon pang natitira na manskin sa akin. Binibinda ko ulit sa kanila sa elementarya. Hanggang naubos siya. So yun, nag-inspire yun sa akin. At yun, nagkaroon ako ng kuhan sa dalawang araw. Nagkaroon ako ng 280 na ginansya. Walang kuhan, walang kasali yung kuhan ko, pinamunan ko. Actually, kanang ayun oh. Hindi talaga ako kuan, hindi talaga ako kanang kuan palamunin ng mga magulang ko na kanang sa kanila lang ako humihingi ng pera pagbaon. Gusto ko talaga yung akin lang sa akin, kanang pinagpawisan ko nung gusto ko na hindi na ako magpapabigat ng mga magulang ko. Kaya yun, ginawa ko yun, meron naman akong idea sa paggawa ng manskin. Gumawa na lang ako ng manskin at kuan ko, ayun, nakakatulong ba ako sa pamilya ko? Pero lalo na sa mga baon ko, yung mga naipon ko sa manskin na binibinta ko, kahit tinagpiso lang, pero may 100 plus na ako na ginansya sa isang araw lang. So ayun, kana wag mong kuan yan, wag mong hawakan yan. So ito, dati mahirap talaga ako magkaroon ito. No. Ito. Mahirap talaga ako magkaroon ito sa dati. Dati ilang buwan ko to pinag-ipunan, no. Hindi talaga ako umabot ng 1K talaga noon. Isang buwan hindi ako umabot. Ang naabot ko lang nito 500 plus lang. Pag 500 plus nakikita ko masarap na alakart. Kinukunan ko pa ng kambili ng alakad, kaya na kuan yun. Hindi na, imbis mag-iipon ako hanggang tumataas, bumababa kasi nakikita ako ng kuan eh. Alakad ng sarap, bumili. Bumili ako ng pira, hindi talaga ako makapag-iipon noon. Pero ngayon, biribisik lang ito. I-down mo yun. Biribisik lang ito yung kuan ko. Pinita ko ngayon ito. Bisik lang yan. Isang linggo lang ito. Kuha ko ito. Pero, sa balik muna tayo dati. Yun, siguro, sa manskin ko lang na istorya. Ayun. Actually, kanang, hindi naman ako masyadong bugok. Kanang, anong bugok?
kasi honor ako noon eh, grade 1, honor, first honor ako. Kaya ginamit ko lang mindset ko, pero pagdating ko ng senior high school, grade 11, hindi na talaga ako nagpapasip-sip eh. Kasi yung mga nagpasisip-sip lang yung naging first honor, second honor, yun lang silang laging second honor ako. Wala noon, bumili kanang yon yung naipon ko sa pagmamanskin lang isang taon ako nagbibinta simula nung inspiration ko na ako na yung nagbibinta ng manskin sa kabataan sa elementarya yon nakaipon ako ng kuan sa isang linggo nakaipon ako ng ginansya lang yan 500 siguro 500 plus nakaginansya ng 500 plus sunod naman so isang buwan, meron sa isang buwan kung pag negosyo. Hindi ko talaga yan pinapalitahan. Pag naubos yung manskin, gumagawa na naman ako. Hindi talaga ko yan nagpapahinga ako. Pero talaga akong gumagawa. So yun, naubos na yung kwan, taon. Ay, naubos na yung isang buwan. So meron akong naipon na 2,000 dyan. So ang unang kong binibili, bumili ako noon ng kwan. Kasi sa amin, walang kwan ka ng... Walang lingaw eh. Anong tawag niyan sa lingaw? Bisaya. So, bumili ako ng portable DVD. Yan ang una kong binibili. Ay! Hindi. Binibili ko una na noon speaker. Mahilig ako sa music eh. So, bumili ako ng speaker. No? Doon lang yung sa bahay namin. Walang TV, walang kuhan. Yun lang ang ganang nagpapakuhan sa akin. Nang asa araw, walang klase. Doon lang. Nagpapamusic lang ako. Isang araw na music. Pagkatapos doon, nagmamanskin na rin ako, hanggang nakaipon na naman ako, bumili ako ng kuan, portable DVD, na bumili ako ng tape, na mga, hili ko kasi sa animation tape, tulad ng mga Lion King, basta mga cartoon, na ko dyan, yun ang pinapasalita ko, portable ko, hanggang nakaipon na naman ako, sa isang kuan naman. Sa pagkakataon, nakaipon na naman ako ng kuan, pambili ng baboy. Sa dati pa, bumili talaga ako ng baboy. Pagbili ko ng baboy, binta ko ang baboy. At saka ako nakuanan, saka ako pagkabinta ng baboy, saka ako nakakuan, bili ng cellphone ko. Ito na yung resulta. Yan yung resulta sa pag... Reason na ni Migo? Ilan yung naipon mo, Choy? Naipon ko? Sige. Ito yung naipon ko ngayon. Magsipag ka lang kung makukuha mo yan. Kasi ito yung bata na masipag. Masipag. Wala akong check. Wala akong zuma no. Hindi ako magzuma kasi ka nang nakakuan yun. Nakaka-blanco. Ay, pag-iinsang. Anong, bakit wala kang zuma? Sa pag-aaral namin, wala kaming nalalaman. Yung nalalaman namin, manskin lang yung na pumasok sa nakuha namin. Manskin lang yung leksyon na nakuha namin. Oo, so, nang sa buong kuha namin grade 12, wala talaga kaming natutunan sa totoo lang. Manskin lang yan, paano gumawa ng manskin, magkuhan, binta ng kabataan at yun, mga elementarya. Manskin at pagbablog yung natutunan namin sa grade... Aming K-11. Grade 12. Okay, grade 11. Ito lang yun. Ngayon, hanggang ngayon, nagkaroon yun ng vlog. Ngayon, oh. So. Sige.